face sa ating kapwa-tao. In fact, mayroong mga taong hindi ka naman inaano, nainis ka na agad. Meron naman na talagang kung magsasalita siya, nakaka-challenge. What to do with people you don't like? Ano nga ba talaga ang pwedeng gawin at dapat gawin sa mga taong hindi naman talaga natin gusto na nandyan sa ating paligid? Salamat, Ama, dahil marami po kaming pwedeng mapag-aralan sa inyong salita. Marami kaming lessons sa pwedeng mapulot mula sa inyo. Yan ang dalangin namin, Panginoon. Kayo po ang siyang mangaral. Gamitin yung lingkod niyo para pagpalain ang iyong mga anak. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin na aming mga puso. Paging dapatin kaming tumanggap ng pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalakas ng mga bagay na galing sa inyo, Panginoon, sa inyong puso. Lift us up so that we could be more and more like your Son, Jesus. Teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Be charitable. Try to understand and like them. This is the first thing you should do with people you don't like. Madalas hindi natin gusto ang isang tao dahil hindi lang natin siya naintindihan. Hindi natin alam ang kanyang background, ang kanyang pinanggalingan. Hindi natin alam ang kanyang mga insecurities na pinipilit pala niyang takpan. Hindi natin alam ang mga ipinaglalaban niya, ang mga gusto niya sa buhay. Mga naging kabiguan niya na ayaw na niyang maulit pa o kaya yung minimithi niya, kaya ipinaglalaban niya. Kuminsan tuloy, may mga nagagawa po na sasabi silang nakakainis na. Mark 10:17-21. A man ran up and knelt before him, meaning Jesus, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "You know the commandments." He said to him, "Teacher, I have kept all of this since my youth." Jesus, looking at him, loved him and said, "You lack one thing." A very interesting episode in the earthly ministry of the Lord. Merong isang batang lalaki, hindi naman sanggol, kundi a young man, not yet very old, but already accomplished in many ways. At maganda ang tanong, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ako paghaharian ng Diyos sa aking puso? Paano ako magkakaroon ng kahit kapirasong langit sa aking sariling pagkatao? Sabi ni Lord, alam mo naman ang utusan. Ibig sabihin, napakaraming kautusan. Sabi niya, "I have kept them all." The Lord, knowing that nobody could give all the commandments, hindi siya nainis. He loved him. And this is the lesson that we like to learn from the Lord. Yung mahalin mo yung tao kahit na alam mong yung sinasabi niya hindi tama. Maaaring nagsisinungaling siya o maaaring hindi niya alam na mali ang sinasabi niya. Pero minahal niya yung tanong, paano ko magkakaroon ng eternal life? Kahit hindi naman masyadong dapat mahalin yung sagot. Merong hinanap at nakita ang Panginoon na dapat mahalin sa taong ito. At least naghahanap siya ng eternal life. At least kay Jesus siya lumapit, hindi sa iba. Na bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin pag meron tayong nakakainisan, maghanap ka ng magugustuhan. Pag meron tayong pinta sa kapwa, maghanap ka ng maipupuri sa kanya. Maghanap ka ng good points. Kasi pag naghanap ka, makakakita ka and you will also love that person. Maaaring hindi masyadong passionate and emotional love, but you will have a space in your heart for this person. Kung hindi man totally maalis ang iyong inis, ay mababawasan man lamang. Consider that the people you don't like are also God's creations. Na may mga ugali silang maaaring likas na talaga sa kanila. Hindi nila pinili. Hindi nila piniling maging sensitive. Meron din hindi nila piniling sila maging mayabang. Hindi nila pinili na sila maging brusko. Hindi nila pinili na sila maging mapilit. Naging biktima sila ng maraming pangyayari sa kanilang buhay. And to survive, they adapted, they adjusted, and this is the adjustment. Kaya kung minsan yung mga ayaw nilang mabaliwala sila, yun ang medyo mayabang. Yung mga ayaw masaktan, yun ang medyo nagtatapang-tapangan, o kaya sobrang nagre-retreat na lang para huwag na magkaroon ng conflict. Sa dinami-rami ba naman mga taon, buwan, linggo, araw ng buhay ng isang tao na siya ay araw-araw sinisikap niya to survive?
kung pwede sanang malampasan yung survival, kung pwede sana maging prosperous pa, at pwede pa sana maging happy, gusto natin mangyari lahat yun. Pero alam natin, hindi laging ganun na nagaganap. Maraming kabiguan ang buhay, maraming pait, and how do we react? How do we protect ourselves from becoming victims again? How do we protect ourselves from being deceived again? Nagiging ganun tuloy ang character natin kung minsan sa takot lang nating mautangan, sa takot nating mahingan, sa takot nating maabuso, kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga ugaling hindi masarap na makita sa kapwa or hindi magandang makita sa atin. Pero ang lahat ng tao ay likha ng Diyos. May pinagmulan. At kung a-appreciate natin ang kanyang konteksto, kanyang nakaraan, at yung hinaharap na gusto niyo mangyari sa kanyang buhay, mas mauunawa natin. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Colossians 1:16, "For in Him all things in heaven and on earth were created. All things have been created through Him and for Him." At syempre, hindi lang all things, all people, all creature were created for Him, in Him, because of Him, and that is Jesus Christ. So seek likable qualities in people you don't like. Mayroon silang context, may pinanggagalingan, may needs, at merong wants. Kaya naman tayo nagkakainisan madalas eh, yung wants natin at yung wants ng isang tao, pareho. And because of scarce resources, nagkakaroon ng competition, nagkakainisan tuloy. Pero isipin mo, gusto lang din niyang mabuhay. Kumisan eh, karibal ka sa pag-ibig, kaagaw mo sa iyong minamahal, pero siya din, gusto rin niyang magmahal, gusto rin niyang mamahal siya nung mahal mo, kaya nagkakaganon siya. Pag tinignan mo yung kwento from the point of view of the person, you will dislike the person less, and you might even love the person with compassion and with kindness. And when you don't like people, take responsibility for not liking them. Huwag laging sila lamang ang sisihin. Hindi kita gusto kasi ganyan ka, kundi hindi kita gusto kasi ganito ako. Hindi ko nagugustuhan yung aggressive nature mo kasi nadala na ako sa ganyang mga ugali ng tao. Hindi ko gusto ng kurikuripot mo kasi ako generous. Hindi ko gusto na hindi ka palakibo kasi ako madaldal. Hindi natin nagugustuhan ng mga tao not just because of who they are, but also because of who we are and what we want and what we expect of people. Matthew 7:3, sabi ng Panginoong Jesus, "Why do you see the speck in your brother's eye, but do not notice the log in your own eye?" Bakit mo napapansin ang nakakainis sa iyong kapwa at hindi mo napapansin kung bakit ikaw ay mainisin? Bakit laging iba na lang ang may kasalanan pag nainis ka sa kanila? Hindi ba pwedeng ikaw ang may kasalanan? Kasi oversensitive ka? Kasi marumi ang iyong isip? Kasi ang interpretation mo, pangit? O kasi may pride ka and everything? But check yourself, your taste, and your attitude. Why you don't like a person? Tendency kasi natin lagi sisihin yung ibang tao eh. I don't like you, therefore it's your fault. You are not likable. Pero pag marami ka ng hindi gustong tao, 4, 5 out of 10, o 6, 7 out of 10, mag-isip-isip ka kapatid, baka ikaw na yung may problema nun. Dahil ang dami naman nila na hindi mo gusto, sobrang dami naman silang mali. O tayo na yung mali. Chances are, you will dislike people less if only you check your attitude why you don't like them. You might even like them, which is a great turnaround. The greatest victory is not to defeat the people you don't like, but for you to get to like them. Yun ang napakagandang victory. Kasi ang change nangyari sa loob natin, hindi natin ipinilit na mangyari sa iba. You would be more at peace. You'd be more relaxed. And at the end of the day, you'll be happier. Isipin nyo mga kapatid, siguro naglalaro ang guni-guni nyo ngayon yung mga taong ayaw nyo sa buhay. Isipin nyo muna, anong problema ko, ba't ko siya ayaw? Ba't lagi ko nalang sa kanya ina-assign yung sisi? Kung ba't ayaw ko siya, eh ako yung may ayaw.
Therefore, ako ang issue dito, hindi siya. Pag nilawakan natin na gano'ng ating pag-iisip, we will begin to love like Jesus. To love unconditionally. To love what might be instantly called unlovable. Pero pag tinitigan mo na, tulad ng pagtitig ng Panginoon sa lalaking, sabi niya, I have done all the good things. I observe all of this. And Jesus loved him. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, mahal natin, you know why? Because we understand them. And even if we didn't understand them, we try to expand our understanding and accommodation kasi mahal natin sila. So pagka ang lahat ng ginagawa natin in order to like people that we don't like fail, talagang hindi mo sila gusto, sinisi mo na yung sarili mo pero hindi mo rin matanggap dahil alam mong talagang hindi talaga siya kagusto-gusto, what do you do? Minimize close encounters with them. Bawasan na lang yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-dalastasan, keep some distance. Ang tanong ng iba ay paano kung kasama ko sa office? Well, keep your communication to the officially acceptable and minimum level of communication. Hindi naman pwede hindi ka makipag-communicate dahil interdepartmental communication or kasama mo talaga. Pero huwag na yung mga social life, huwag na yung mga unnecessary communication para mabawasan yung conflict. Sabi nga ng mga Arabs, close the door that brings in the draft. Sa kanila kasi yung ambon pumapasok through the door kasi walang bintana ang mga bahay nila. So sabi, kung pinapasok ng ambon ang pinto, di isara mo. Minimize sources of conflict. At sabi ng Amos 3:3, the two walk together unless they agree to do so. So kung hindi naman talaga kayo nagkakasundo, bakit pipilitin yung madalas kayo magkasama? Minimize. What do you do kung kasambahay? Kasama mo sa bahay, partner mo sa buhay, pero bakit mo naman naging partner yung ayaw mo? Something went wrong sa pagpili? O dati mong gusto, ngayon ayaw mo na? So siya lang ba sinisisi mo? O dapat mo rin sisihin ang sarili mo kung dati gusto mo siya pero ayaw mo na ngayon? Again, take responsibility for your emotion and for your decision to like or not to like. But unless you really agree, don't make an effort to always be together. It will only lead in conflict. Kaya mahirap yung mga magkukumari, magsasabuhay, magbiyahe tayo, mag-abroad tayo, 10 days magkakasama, third day pa lang, nag-aaway na. Iba yung nakikita mo lang pag-coffee break. Iba yung nakakasama mo lang for dinner, pero yung kasama mo araw-gabi, nagtuturo kayo, in the same bus, you stay in the same hotel, magkaka-invento kayo ng mga pagkakainisan kung hindi talaga kayo magkakatugma. Therefore, don't commit that way. Pag hindi mo pakilala ang isang tao, huwag ka mag-commit makasama ng ilang araw. Pag may hindi ka pakilala, huwag ka mag-commit ng dinner. Mag-commit ka lang ng coffee or juice. Para 10-15 minutes, kung ayaw mo, tapos na. E dinner, isang oras yun. Lalo huwag ka mag-commit ng overnight. No, na magpupunta kayo, mag-out of town, hindi mo kilala. Paano kung ayaw mo siya? Paano kung ayaw niya sa'yo? Mahirap. So i-apply yan. Sabi sa Proverbs 5:8, keep your way far from her and do not go near the door of her house. Ang tinutukoy dito is a temptress. Isang babaeng tukso. At sabi ng wisdom na nagsasalita sa kanyang anak, lumayo ka sa kanyang tahanan, huwag kang lumapit kahit sa pinto ng kanyang bahay. At ganun din dapat pagka talagang alam mong ayaw mo ang isang tao, don't stress yourself and don't tempt yourself to do something worse. That is after, huh? After you have been charitable and try to understand, after you have put the blame on yourself and yet it doesn't work, minimize contact. What else do you do with people you don't like? Avoid thinking of them. And if there's one thing that you should remember among the few points we will share today, remember this one. Because this is what stresses us. People always think of the people they don't like. And when friends gather together, they talk about someone they all don't like. Why focus on the negative? Why focus on people you don't like? Pero nangyayari yan mga kapatid. Lagi mo na iisip.
Yung mga taong nanakit sa'yo nung araw, may galit ka sa kanila, naiinis ka sa kanila, lagi mo silang binabanggit. Inuungkat-ungkat sa mga usapan, binubuhay-buhay mula sa mga libingan ng nakaraan. That is stressful, unpleasant, even painful. Anong sabi ng Ecclesiastes tungkol sa ganyang mga pag-iisip? Nag-iisip ka ng mga nakaka-stress, nakakainis, nakakagalit? Ecclesiastes 11:10. Banish anxiety from your mind and put away pain from your body. Siyempre, pag iniisip mo sila, tumataas ang presyon mo, bumibilis ang tipok ng iyong puso, nagkakaroon pa ng palpitations yung iba, nagkakaroon ka ng allergies, nagagalit ka, why do that to yourself? Minsan, hindi naman naiiwasan na sumasagi sa isipan natin ang mga taong di natin gusto, mga taong galit tayo, mga taong meron tayong sama ng loob, pero oras na sumagi na sa isip nyo, itaboy nyo na agad. Tulad ng sabi ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. So hindi mo naman naiiwasan kung minsan may sumasagi sa isipan mong unpleasant, pero huwag mo nang patagalin pa. Na parang ibon na namugad na doon, nang itlog na tumagal na doon sa isip mo dahil ikaw ang magbabayad ng mahal when you allow anxiety to enter your mind and to stay there beyond its welcome. You would only vex yourself. Huwag pag-usapan ng mga ganung bagay, mga nakakainis, mga nakakagalit. Kung minsan nainis ka sa isang tao, hindi naman alam ng mga kasama mo, pupunta ka sa kanila, sa sabi naiinis ako kaya ganon, pati mood nila, idadamay mo pa. Dapat itapon mo na lang sa kung saan ang ganyang mga negative thoughts. Sabi ng Desiderata, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Mga loud, aggressive people, panggulo sa ating espiritu na nananahimik. Sino yung mga yon? Consider it as applying to people you don't like. And yet, there is still another application. Consider it to people who are in the habit of not liking many people and then infecting the others around them not to like those people as well. So, sila rin loud. Fixation. Yung, alam mo, naiinis ako kaya, no? So, tumigil ka na nakakakwento ng kakainisan mo dahil nakaka-fix na yung kwento mo. Wala ka bang kwento na nakakapagpakalma, puro nakakapagpagalit. Puro nakakapagpainis, you are vexing me already. Dapat ginaganon mo yung mga kaibigan mo na walang ginawa, kundi magdala sa isip mo ng nakakagulo, nakakagalit. Kasi yung ating brain, territory na yan ng spirit natin eh. Dapat inaalagaan mo siya, hindi mo hinahayaan kung sino-sinong dumadapo. Ini-influensya kung saan dadalin yung thought mo, ang ending, nagagalit ka, nawawalan ka ng peace. Why do that to your body and to your spirit? So avoid in person or in spirit people you don't like. If you cannot avoid them personally because they are there physically present, avoid them inside your mind and in your heart. So kailangan professional na yung dealing mo, matter of factly, yes or no, and then huwag mo na siyang isipin at huwag mo nang isangkot ang mga thoughts about this person in your private moments. Discipline ang kailangan dito mga kapatid. To protect your territory, the territory of peace and stability of your spirit. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your minds. Lagi kang naliligalig, be transformed by the renewing of your mind. Huwag mong entertainin sa isip mo ang nakakaligalig. Lagi kang natatakot, be transformed by the renewing of your mind. Lagi kang nagagalit, be transformed by the renewing of your mind. You cannot transform the person that you don't like, but you can transform your thought. You cannot transform the planet. You cannot transform your environment to suit your wants and your needs, but you can discipline your thought. You can transform the direction of your thought. You can transform the residence of your thought. Kung lagi na lang yan nagre-reside sa magugulong mga lugar, alisin mo siya doon, dalhin mo sa tahimik. Because if there's one thing that is within your personal ability and power, it is to control the direction of your thought. Kaya mahalaga na conscious ka kapatid kung may ibang tao na nagko-control ang direction of your thought. Kasi agawan yan. Advertising, for instance,
tries to control the direction of your thought. Pinapabili ka. Yung mga speeches ng politicians try to control the direction of your thought. Pinapaboto ka sa kanya. Yung mga gumagawa ng sarili-sarili talumpati, kinokontrol niyang utak mo para maging favorable ka sa kanya at laban ka sa kalaban niya. Always be sensitive that there are people who are trying to manipulate your thoughts to benefit themselves and to use you and to exploit you. So, pantayan ang isip. Huwag ipakontrol kung kani-kanino at lalo naman, huwag ipakontrol sa yung negative side. Dahil hindi mo naman kailangan ng ibang tao para pagguluhin ang isip mo. Ikaw na mismo iimbento ng gulo sa isip mo pag hindi mo dinisipline yan. So be transformed by the renewing of your mind. It is so much easier to change our attitude than the planet. Ang isang tao na magiging mapayapa, matahimik, ay yung taong conscious kung saan pumupunta ang kanyang thoughts. What else do you do to people you don't like? Do good to them. Matthew 5:44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Akala ng iba, pag nakinig ka kay Jesus, lugi ka. Talo ka, ipapatalo ka dahil, ano, I will love my enemy, di lugi naman ako. Ba't naman tayo ipapalugi ni Jesus? Eh, mahal niya tayo. He wants us to be victorious. Pero bakit niya ipinapamahal sa atin at pinapagawa tayo ng mabuti sa ating mga kaaway? Kasi alam niya, tayo ang magbe-benefit pag ginawa natin yun. Because miracles can happen when you pray for your enemies. Either your enemy changes or at the very least, you change. And when it is your attitude that already changed, then you no longer have an enemy. So in the realm of thought, in the realm of the mind, make friends with people you don't like. If they made friends with you in return, that's double victory. But even if they didn't, but in your mind, you no longer consider them as enemies, you are no longer angered by the memory or remembrance of them, then you're already victorious and you benefit from that victory. At saka, marami namang tao, pag ginawan mo ng mabuti, usually nababagbag din ang damdamin, gagawa rin sa'yo ng mabuti. Yung iba, mas matagal lang ha, bago mo ma-influence na gumawa rin ng mabuti. Pero the rule of thumb is this, pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, mabuti rin ang gagawin niya sa'yo. May exception syempre, pero kesa naman ang gawin mo, masama. Dahil masama din ang gagawin niya sa'yo. So bakit yun ang gagawin mo? Panalo ang gumagawa ng mabuti. At kung hindi man ma-appreciate ng tao yon na ginawan mo ng mabuti, na-appreciate naman ng Panginoon sa langit na marunong magbigay ng gantimpala sa mga tao who are called children of peace. At may isa pa mga kapatid, siguro naman marami sa atin na ang nakadiscover nito. When you pray positively for people that you don't like, a miracle happens inside your heart. You begin to like them. Or even if you didn't get to the point of liking them, you begin to dislike them less. Eh, hindi ba yung problema naman sa puso natin, wala naman sa labas? Yung puso mo yung nagagalit, ikaw naman problema. Eh, pag nawala na yon at the level of heart, of the heart, eh, di wala ka rin problema. Sabi naman ni Lord eh, no, be as innocent as doves, but be wise as serpents. Hindi naman ibig sabihin na gumagawa ka ng mabuti sa kaaway mo, kinakainisan mo ay ine-expose mo na yung sarili mo sa danger na baka ka mapagsamantalahan, baka ka ma-abuse. No, of course, you know your limits. But do good, even in the realm of thought. Because something powerful and miraculous happens when we do good. Because the basic law of God is you harvest what you plant. So mag-harvest ng tama. Do good to them. Pray for them. From a safe distance, if you like, but pray for them. Huwag naman yung mamatay sana siya, malugi sana siya, masunog sana siya, malunod sana. Hindi yun, ay yung positive prayer. Kasi ang itinatanim mo negative, baka ikaw umanin yan. Dahil ang tanim mo, aanihin mo. And carefully, studiously try to be a positive influence on them. Sino nakaalam kung yan pala ang mission field mo, yung taong kinakainisan mo? Na kung siya pala, ininvestan mo ng time,
ng iyong talent, sometimes ng iyong treasure, ng iyong love, ng affection, attention, mai-influence mo siya positively. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Yun ang ultimate victory. Kung yung kinakainisan mo ay nagustuhan mo na, nabawas ang kanang napakalaking tinik na nakaturok sa iyong puso at nadagdagan ng kaligayahan ang iyong buhay. So be more aware. Kailangan ng self-examination madalas. Make sure that you do not like them simply because you are like them. Or make sure that you do not like them just because you are like them. Sabi nga na matatanda, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Baka naman inis ka lang sa kanya kasi pareho kayo. Pareho kayo ng ugali. Pareho kayo ng bisyo. Pareho kayo ng mga iniisip kaya nagkakainisan kayo. So, isipin mo, baka naman nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya ako naiinis. Therefore, kaya siguro siya naiinis sa akin. Dahil nakikita din niya yung sarili niya sa akin. Be more aware. Make sure that you do not like a person because you're envious or jealous of them. There's a very thin line between jealousy and disliking a person. And there's a very much thinner line between envy and disliking a person. Kadalasan, pag nagsiselos ka o naingit ka, automatically ayaw mo sa kanya. Galit ka na. Again, we go to the issue of sino ba ang dahilan kung bakit ako nagagalit sa kanya? Baka ako. Baka ako naingit sa kanya. Baka ako nagsiselos. And definitely, what do you do with people you don't like? Avoid being like them. Avoid being them. Madalas kasi talaga kung susuriin natin mga kapatid, yung mga taong inis na inis tayo, ganon din tayo kasi. Nakakakompetensya mo nila. Romans 2:1, some of you accuse others of doing wrong. But there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves because you are guilty of doing the very same things. So kung meron tayong kinakainisan, tiyakin natin yung ikinakainis natin sa kanila ay hindi ganun din tayo. Dahil sinabi na sa Romans, alam na noon pa man na madalas magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Mayabang, galit sa kapwa, mayabang. Ma-pride, galit sa kapwa, ma-pride. Yung selfish, galit sa kapwa, selfish. So let us always examine ourselves first. At sa ating mga bulag, tungkol sa ating mga sariling imahen, baka mas malinaw nating makita kung ano at sino tayo dun sa mga taong ayaw natin. Baka kasi ganun din tayo. So learn to share the planet with people you don't like. Learn to say, share space and time with everyone. Because if you're going to just shun people out of your life because you don't like them, you will have to shun so many people. You might have to live in another planet. Mag-adjust tayo mga kapatid. Kasya tayong lahat sa planetang ito. Kasya tayong lahat sa bahay na tinitira natin, sa opisinang pinagtatrabahuan, sa school na pinapasukan. Kung marunong lang tayong lumagay sa lugar, magbigay ng space sa ating kapwa. And be watchful because you could be the person who is disliked by others and you might be clueless. Sensitive tayo pag tayo yung naiinis, pero gaano kaya naman tayo nakakainis? Mahalaga na makiramdam, laging suriin ang sarili, at yan ang gusto ng Panginoong ginagawa natin. Do your best to be likable. It's always better when you are liked. People help those that they like. And we know that we all need help. Maybe in the beginning or in the end. But we all need help. Lahat ng nagsucceed sa buhay may tumulong kasi. Pero sinong tinutulungan natin? Yung taong gusto natin. So kung gusto natin tumanggap tayo ng maraming positive reactions from people, even help from them, be likable. Be genuinely likable. Do not fake it.
Kaya ang project natin, mga kapatid, lifelong project, is to continue to change from glory to glory. To be more and more like Jesus, to be kinder, to be nicer, so we get liked by people. And to be likable is a great ministry. Sipin nyo, pag dumarating kayo into an occasion, people become happier. Hindi ba ministry yun? Yung pagkakasama ka ng mga tao, magaan ang loob nila, payapa sila, ministry yun. Pero yung baligtad, yung nakakainis ka, ministry yun ang mga impacto. Ministry ng mga masasamang espiritu. Na pag dumadating sila, naliligalag yung mga tao, natatakot, nagagalit, naiinis. Diba? Kaninong ministry yun? Ministry ni Satanas, yung nakakainis ka. Nang sabi ni Lord, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. In other words, one of the biggest gifts that Jesus gives to people is rest. A restful spirit, a rested body, a rested mind in His presence. So why don't we strive to give that same gift to people? That we are not vexations, but agents of peace. That a room brightens up just because we walk into it. Kumaganda ang sitwasyon dahil nandun tayo. It is a ministry. Hindi lang sa pagtuturo, sa pagkanta, sa pagtugtog ang ministry. Ministry din yung nakakatuwa ka, gusto ka ng tao, kasi ginagawa mong positive ang feeling nila. Do your best to be likable. And do your best to dislike people less and less. It is a great ministry to make the world a better place for others and for ourselves. So I challenge you, brothers and sisters, right now, think of people you don't like. Analyze why you don't like them. And own up to your responsibility. Maybe they are not really that dislikable, pero negative din ang attitude mo sa kanila kaya lumalala tuloy. Ano ang pananagutan natin at anong pwede natin gawin para mapawasan yung mga negative feelings na yan? Lalo sa kasama mo sa bahay, lalo sa asawa mo. Marami mag-asawa, they like, dislike each other terribly. Kaya naghahanap lang ng konting excuse, away. Pero project mo yan, lalo asawa mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, dapat number one project mo, to like the person and to be likable to the person. It's not only that you like the person, but you work hard at being liked by them too. Kasi pag gusto ka rin nila, gagawa sila ng mga bagay na magugustuhan mo rin sila. Yung cycle of disliking people, I dislike you, therefore you dislike me, therefore I dislike you, meron tayo dyan pananagutan. Break the cycle. Do a Jesus, love people. Understand people, and make people love you also. Panginoon naming Diyos, salamat sa mga paalala. Marami talaga kumisa ng mga tukso, nakakalimot tayo mga anak na maging responsible believers, maging agents of peace, maging gift of heaven to people. Turuan niyo kami, Panginoon, na pangatawanan itong role namin na ilaw ng sanlibutan, asin ng sanlibutan, voice of the one true Lord, representative of your kingdom, O God. Ituro mo sa amin kung paano namin itong magagawang mabuti, para saan man kami magpunta, ano man aming magawa, maging agents of peace kami. Patawarin niyo kami sa mga panahon kami nakakalimot, hindi kami nagpapatawad, madaling magalit. Forgive us. Make us more conscious of our behavior, and more than that, make us more conscious of our thoughts, na makontrol namin ang direksyon na aming isip, para kami maging mas mapagmahal at kamahal-mahal. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang personal na kahulugan ng lahat ng ito sa inyo-inyong mga buhay. And may the Lord empower us so that we can like more people and we can be more likable. Dear Lord, teach us, touch us, and give us practical applications so that we may be edified by what you have taught us today. Let's spend some time in reflection.